Well, may naalala lang ako, no? Kasi dahil ang trend ngayon ng basketball, except dito sa PBA, kasi meron pa rin mga PBA players and PBL players na gumagawa na ito. Meron pa rin UAAP big men at NCAA big men dito sa Pilipinas na gumagawa na ito. Ito yung ginagawa nila Karl Malone and John Stockton, one of the best, if not the best, pick and roll, screen and roll duo. So, isa sa ginagawa nila, yung variation ng kanilang pick and roll offense, is yung tinatawag na slip. So, pagka nireject ni John Stockton yung screen ni Karl Malone, isa sa options nun is slip. Ibig sabihin, lalo na pag nasa side yung bola, slip yun. Pag salo ni Stockton ng bola, kapag salo ni Malone ng bola, automatic nasa harapan na siya ng basket. Parang slip pass to the post player. So yun yung isa sa mga options na I think that pag si Luka ang nandun, is pwede nilang gawin. Or pwede rin naman nilang i-retain yung ginagawa nila, pero force double teams on Luka. Force double teams on Luka na hindi screen and roll kasi para walang switch. Kasi nangyayari, magpo-force lang ng switch yun eh. Pag nasa perimeter, sana hindi nila hayaan yung Dallas, hindi nila hayaan yung Golden State na mag-switch. Kumbaga kung sino na yung mismatch ni Luka, i-double team na nila. Force double teams and force Luka to be a passer, or ilagay nila si Luka sa post, si Luka yung screener, and then yung slip action, yung parang ginagawa ni Karl Malone and ni John Stockton, especially pag nasa side offense na yung Dallas. Ibig sabihin, pag yung bola is nasa side, hindi sa middle, sa side, pwede nilang gawin yun. Si Dorian Finney-Smith po pwede ring isa sa maging options nung slip na yon. Si Labertans, ang dami. Basta wag lang nalang i-allow yung switch. Yung switching defense ng Golden State. Na si Luka ay aabutan ng mga mababagal na player. Dapat wag nila hayaang mag-switch yon para pwede makadiskarte si Luka. Whether tuloy-tuloy o mag-drop pa siya. So yun yung wag nila dapat hayaan na sana mangyari nung game 2. Kasi wala namang gagawing adjustment yung Golden State dahil hindi naman sila yung natalo. Ang mag-a-adjust yun yung natalo. So, nanalo yung Golden State ng game 1. So, yun pa rin ang gagawin nila sa game 2. Yun yung sinasabi na game of adjustment na tinatawag. So, yun na yun. Diba? Hindi, ano yun eh, hindi yung mga layups kasi noon, pag naabutan ka ni Kevon Looney, minsan, pag na-chempuan ka ni Kevon Looney, masusupalpal ka eh. Kahit sabihin mong si Luka don't teach ka, masusupalpal ka ni Luka eh. Tapos ang nag-help pa sa kanya, minsan hindi si Kevon Looney, minsan si Otto Porter Jr. at saka yung ibang wing defenders ng Dallas. Pag yung press mo o yung small forward mo yung nag-help, automatic pass break na yun para sa Golden State. Delikado Golden State sa pass break o sa transition. Delikado ang Golden State sa transition offense eh. So yun yung dapat nilang alagaan. Yun lang, kasi wala na kasing gumagawa nun yung slip, yung ginagawa ni Karl Malone at saka ni Stockton, and even Charles Barkley. Kasi kahit si Bielitsa, ayun pa pala, may dagdag ko lang, kahit si Bielitsa yung nagbabantay. Okay? Kahit si Bielitsa yung nagbabantay. At ganun ka ba, at ganun yung pace ni Luka, aabutan pa rin siya ni Bielitsa.
ang counter mo na lang doon is ilagay mo si Lucas sa post. Magamit yung quick yung ano eh, yung short distance nung post, yung distance niya kung saan siya naka-post and then yung basket. Kasi kung titignan natin, kung naka-post up ka, mas malapit ka na sa ring noon, eh. Hindi ka gaya pag nandoon ka sa perimeter, eh. Nandoon ka sa may 3-point area. Ang lawak pa ng distansyang bago ka makarating. Whereas kung naka-post up ka, pumihit ka lang away from the double team, nandoon ka na sa basket, or jump shot, turn around fade away, hook shot, or an up and under. So yun yung parang napaka-simplest basketball remedy. Remember, Luka is 6'8". Luka is 6'8 and a half. So, kung mag-spin away siya around the double team, wala nang hahabol ng tira niya at siguradong pasok na yun. Ilista mo na yun para kay Luka Doncic. Oh. And, you know, yung mangyari dyan, isa sa pwedeng mangyari dyan, it would force Klay Thompson to defend Luka Doncic. Ang mangyari, masasakripisyo ngayon yung offense ni Klay. May slow down siya. At ang mangyari nun, magagatasin ng tol si Klay Thompson. Eh, napaka-importante ni Klay Thompson sa Warriors. Sa opensa nila. So, dun pa lang tinatanggal niya na yung effectiveness ni Luka on offense, ni Klay Thompson on offense kapag ka nasa post up si Luka. Pwede naman din pumasa si Luka eh. Isipin mo sino makakahabol dun kay Finney Smith kapag ka nagkaroon ng dribble hand of action. Automatic basket yon kay Bronson, kay Finney Smith, sino nga ano dun. Pag na-late yun, automatic basket na yon. Yun yung, kasi kung matatandaan nyo yung kay Phil Jackson nung sa Lakers at saka sa Bulls. Aside from the triangle, which is Jordan is yung pinaka-fulcrum, si Jordan, si Longley yung fulcrum, except na lang kapag magkakaroon sila ng center opposite passing play na si Dennis Rodman yung nasa fulcrum. Ang isa sa plays ni Phil Jackson, kasi tatlo yung nasa strong side eh, yung sa weak side mo, kung yun yung gagamitin mo, it's 1-4. Nung nasa Bulls yun, Tony Kukoc, doon na mimiesta. Nung dumating naman si Lamar Odom, yung namimiesta. Pag shooting ka, Tony Kukoc ka. Pero pag pareho, or yung athletic drive, or strong finish to the basket, dahil parehong kaliwete, Lamar can shoot. Pero mas kilala si Lamar Odom sa drive, o yung attacking to the basket. So, tsaka hindi, Lamar can pass off that 1-4 set. So, pwede maging point forward si Lamar, pwedeng kick out option kay Fisher or kay Kobe. So, yun yung mga plays ni Phil Jackson dati, na nagdala sa kanya ng 11 rings. So, yun lang po.